Hey, what's up? I'm Fumiya from Mission Base. So today, gusto kong maging reporter! Kasi suddenly, gusto kong magsalita ng Tagalog. It's very fluent and palang ganon, diba? That's why so today, magsubukan ng report. It's all Tagalog. A few weeks ago, pumunta ako sa Tohoku. Tohoku is the north area in Japan. If normal travel vlog, it's Hindi masaya, diba? I will report. Let's enjoy our travel vlog in Tohoku. Let's go! Sumunod na araw kami po ay naglakbay sa Iwate at Aomori Prefecture sa rehiyon ng Tohoku. Unang nilakbay namin ang Iwate Prefecture dahil lumipas na ang mga araw, hindi namin nakita ang magagandang bulaklak ng Cereza. Sublit, may isa pang sakura ng aming natagupuan sa Koiwai Farm naman. Nakaranas kami ng pagsakay sa kabayo at kumain ng barbecue. Ang batang kabayo ay sobrang nakakaliw din. Sa Shizukuishi Enchi naman ay nakakita kami ng halos 150 mga puno ng sakura. At pagkatapos noong kumain din kami ng wanko soba. Ang wanko soba ay isang uri ng pagkain ng soba na walang limitation hanggang ang kumakain ay hindi tinatakpan ang kanyang mangkok. Ang nagbibigay ng soba ay wala din tigil sa paglalagay nito, kaya't maraming kaming nakain. Sobrang busog na ako. Kinabukasan na lang sa namin ang paggawa ng mga malamig ng ramen na kilalang produkto sa Morioka City. Yo, napakasarap talaga! Kaya nais ko na magpatakbo ng isang malamig na tindahan ng ramen sa Pilipinas balang araw. Charo-charo lang po. Sa kauna-unahan, pagkakataon sinubukan ko din ang snowboarding at gumawa ng isang taong niebe. Para sa tanghaling, nagpunta ako sa isang kainan na naghahain ng mga lokal na sangkap. Ito ay masarap at may nakakahumaling ng istilo ang tanawin ng Hachimantai Asphi de Line ay magpapagulat sa mga Pilipino. Ilang metro na niebe ang nananatili sa makabilang gilid ng kalsada na tinatawag na Snow Corridor. Matapos lumipat sa Aomori, nanatili ako sa Hoshino Resort Oirase Keiryu Hotel. Nagawa ko magpahinga sa isang hotel na napapaligiran ng kalikasan. Naglakbay kami sa Oirase Mountain Stream at nilibot on Lake Towada sakay ng isang bangka. Naka-relax ako dahil naramdaman ko ang kalikasan ng hindi ko naramdaman sa kalasukyusan lungsog na aking tinitirahan. At kumain din kami ng Towada Barayaki, isang specialty ng Towada City. Inihaw ng mga baboy at buto ng mga baka ay may malaming sibuyas, may matamis, ang magahan ng salsa, ang
hinain na lutong pagkain na napakasarap! Napakasarap! Sa Hirosaki's Cherry Blossom Festival naman ay isang hilela ng mga bulaklak ng cherry blossom na nakakalat sa tubig na parang bangkang dumadaloy na tinatawag nilong hana ikada. Handa ako sa akin nakita para sa hapunan, nagpunta ako sa isang izakaya at masayang pinagsaruhan ang mga nahuling pagkain dagat sa Aomori. Ganon pa man, saliwa ang mga pagkain dapat at ang sushi ang pinakamasarap talaga. Nabigyan din ako ng pagkakataong makita ang Nebuta malapit sa Nebuta Museum Walase. Ang Nebuta Festival ay sikat sa Aomori. Sobrang laki nito at malakas. Ngunit medyo nakakatakot ang itsura niyo to. Isa sa pinakagusto ko pagkain ay ang ice cream. Kaya masaya ako kumain ng masarap na gelato sa pagtatapos ng paglalakbay. Kumain ako ng isang pagkain dagat na tinatawag na nokedon. Masarap! Bones! Sarap! Napaka sarap ng scallop at gusto ko kaya makatikim nito. Naglakbay ako sa marami pang ibang lugar sa pagkakataon na ito. Mag-upload ako ng isang vlog ng biyahe mula ngayon. Kaya't mangyaling abangan ang mga susunod na video. Gusto ko pumunta uli sa Tohoku. Gusto mo rin bang pumunta? Ito po ang inyong lingkod na si Fumiya na nag-uulat mula sa bansang Hapon din sa rehiyon ng Tohoku. Maraming salamat at hanggang sa muli.